For today's video, mga ka-jungle, ay samahan niyo naman ako dahil i-develop na natin ang ating nabili na lupa dahil sa pag-vlog. Ayan. Hindi nga ako makapaniwala, mga ka-jungle, dahil nakabili na pala ako ng lupa. Noon, pinapangarap ko lang ito at ngayon nagkatotoo na. Maraming salamat nga pala sa aking mga followers at lahat mga nanonood sa ating mga vlog. Kung hindi dahil sa inyo, mga ka-jungle, hindi tayo makakabili ng ganitong lupa. So, itong nabili kong lupa na ito ay malapit lamang po sa bahay namin. Pero residential land din po ito. Ngunit, marami lang po ang mga damo dahil medyo malayo po sa kalsada. Ang kinaganda dito sa lupa na ito ay maganda po yung kanyang soil. Kaya naman binili ko po ito dahil maganda po dito magtanim at ililipat ko po lahat ng mga tanim ko doon sa bahay namin dahil puno na sila. Since yung mga content ko naman ay tungkol sa mga halaman, kinakailangan ko talaga na merong lupa at pangarap ko talaga na meron akong lupa na pagtataniman. Almost 150 square meters lamang po ito pero pwede ng pagtaniman, di ba mga ka-jungle? So ang kinaganda po sa lupa na nabili namin ay kumpleto po ng mga papeles at yung mga titulo niya, wala pong mga MME. Kung makikita niyo mga ka-jungle, pagpasensyahan niyo na kasi hindi ko po nalilinis ito kasi nga i-develop ko po ito at magpapapader po tayo mga ka-jungle para mayroon po tayong privacy dito. Medyo natatawa nga ako dito sa lupa na nabili namin dahil pa-L po yung shape nito at pahaba po siya. Ngayon, samahan niyo naman ako dahil aalis kami ng aking mga pamilya. Wow, pamilya talaga. So, aalis kami ni mama dahil bibili kami ng mga material dahil magpapapader na po ako. So, nag-withdraw po ako ng medyo malaki naman na pera ang ilalabas natin ngayon dahil nga bibili tayo ng mga material. Alam niyo naman, medyo mahal na po ngayon ang mga material mga ka-jungle. Go for the go na lang ito para paayos natin at ma-develop natin ang ating lupa dahil magla-landscape tayo, mag-garden tayo at lahat ng mga halaman natin ay ilalagay doon. At excited na ako sa mga future project na gagawin natin. Ayan mga ka-jungle, unang material pa lang, butas na agad ang bulsa ni Mark of the Jungle Plants dahil nga umabot siya ng 21,000 ang bayaran dito. Ang mga hollow blocks, mga ganon. Ang dami palang bibilihin at hindi lamang po harumamay. My God! So na mailipat sila ang aking mga halaman doon sa aking nabiling lupa. At kaya naman, lalagyan natin ng pader. So, pader lang muna mga ka-jungle. Hindi po tayo gagawa ng bahay. Kasi nga, wala pa to bio budget, di ba? Pader lang muna para garden-garden lang muna tayo. Magtanim-tanim lamang po ng mga gulay at saka yung mga ornamental. Pero hindi ko naman talaga plano magtayo ng bahay doon kasi nga, gusto ko talaga na garden lang po siya kasi meron man po kaming bahay dito sa malapit lang doon sa lupa na nabili namin. At saka wala pa naman akong asawa, bakit naman ako magpapabahay, di ba? Char. So ayun na nga, nagpa-deliver na po ako ng mga material at sumama po ako talaga kasi hindi nila alam kung saan yung lupa namin. So sinamahan ko po yung driver. So ayan, sumakay po ako kahit mainit, go lang. So ayan mga ka-jungle, kung itatanong nyo kung ilan-ilan yung nagagasto ko dito, hindi ko po yan i-disclose sa susunod na lang po ating mga vlog. So, kinakailangan ko talaga mag-ipon mga ka-jungle dahil ayan, itong project na ito ay para sa mga halaman ko at yung mga halaman ko naman talaga ang nagpapasweldo sa akin. Diba? Papasweldo. I mean, sila yung dahilan kung bakit ako nandito, kung bakit ako naging successful sa life. Wow, successful talaga. Kung hindi dahil sa kanila yung mga halaman ko, vina-vlog ko kasi sila so kailangan nila ng magandang lupa. Kaya bumili ako ng lupa para ilipat sila doon at magtanim pa ng maraming halaman para ma-share ko sa inyo mga ka-jungle dahil we love plants, di ba? So pinag-ipunan ko talaga ito mga ka-jungle, sweldo ko sa YouTube, sa Facebook. So sa YouTube kasi nagsisweldo din ako, sa Facebook sumisweldo din ako. Kasi gagasto talaga tayo dito mga ka-jungle dahil konkreto po ang ating ipapagawa na pader. So hindi lamang po siya simpleng pader lang o hindi kahoy na pader. So konkreto po na pader kaya medyo mapapagasto tayo mga ka-jungle. So ang plano ko kasi dito sa lupa namin is papaderan ko siya at yung pader ay lampas tao po yung pader namin kaya medyo mapapagasto po tayo. At yung pader na po iyan ay hindi na po siya temporary. So, magiging permanent pader na po siya kasi nga, konkreto na po yan. Medyo napagasto po tayo dahil sa paghahakot. Dahil yung lupa na nabili namin, malayo po siya sa kalsada. And then, meron po siyang mga nakaharang na mga damo-damo, emi-emi. So, hindi po makapasok yung mga nagdi-deliver. So, ang nangyari po mga ka-jungle ay kailangan po namin maghakot. So, hindi naman po ako ang maghahakot kasi may asthma ako. So, nagpahakot na lamang po ako sa mga kababayan ko dyan. Ayan. So, nakatulong
tulong pa ako dyan sa kanila. So, estimate kasi ng lupa namin kapag magpader kami lang pastao is sobra 1,000 po yung hollow blocks na ilalagay. Kasi sobra-sobra pa, mga 1,600 or something. Kasi ganun po kapag magpapader ng lampas tao, madami po dapat ang hollow blocks, syempre, di ba? And then, so yung binili ko po dyan is ano lamang po, 1-2 lamang po na hollow blocks lang muna. So inuna ko lamang po yung 100 square meter para mauna po lamang po siya mapurma. At titignan natin kung kakasya ba ang ating budget for today's video, di ba? At ayan ang todo hakot, dala ng pedicab. So ayan, para mahakot doon sa malapit namin na pagtatayuan. So dito ko pala mafe-feel ang pagod at pressure sa pagpapagawa ng mga ganito na bagay dahil hindi ko pa ito nafe-feel, pero ngayon feel na feel ko na talaga at medyo adulting na talaga tayo mga ka-jungle. Kasi nung dati nakikita ko lang po sila mama, si mapapa, yung pinapatayo ng bahay namin, stress na stress sila, pero ako okay-okay lang. Pero ngayon ako na po yung stress kasi akin na po ito. Pero enjoy naman mga ka-jungle kasi dadahan-dahanin natin ito para ma-develop natin ang ating napapagawa pader. At ayan po yung ating foreman. Napakagwapo po ng foreman namin at taga dito lamang po yan. So yung ginagawa niya is ito po yung barracks mga ka-jungle, which is ilalagay po lahat ng mga semento para hindi po maulanan at hindi bumagtik. O ano ba yung Tagalog yung bumagtik? So yan po yung foreman namin. Napakagwapo po ng foreman namin. So yung ginagawa niya po ay nag-shape po siya ng mga steel bar. So ito po ay yung parang ibibim po sa pader. So importante po na may beam. So ang plano po kasi dito is ibibim po siya sa ilalim para matibay po kapag may lindol o bagyo, hindi po siya masisira agad. So ayan mga ka-jungle, medyo matagal-tagal po ito matapos yung ating project at hintay-hintay lamang po tayo at ayan, tiis-tiis lamang po tayo, bulad atong sura, wari tayo sura kay nagpapaderman kita. So ayan. So ayan, tutur ko kayo dito. So dito naman pinaputol namin yung coconut tree, pero nasasayangan ako dito, pero wala akong magagawa kasi sabi ng foreman kailangan putulin dahil nga tama po siya sa pader. Medyo na-sad ako ng kaunti kasi pinaputol yung coconut, nag-iisang coconut lang ang meron dito sa lupa na ito, pinaputol pa. Pero okay lang kasi magtatanim na lang tayo ng coconut tree, pero ilang anyo pa yan. So ayan mga ka-jungle, ang gagawin ko dito ay ilalagay ko yan sa garden. So ayan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood ngayon at i-update ko kayo sa susunod natin na vlog sa ating pagdi-develop ng ating lupa, which is dito tayo magtatanim. Maraming salamat, see you next vlog!